What's up, magandang umaga mga idol, no? Ayan. So, for today's video ay tune up natin tong TMX-125 kasi nga malagitik na ang kanyang tunog kapag umaandar, no? Tsaka matagal-tagal na din tong pinatune up ko nung last 2020 pa. Ang nung tune up nila nito, hindi nila ginamitan yung filler gauge. Tinantyan na lang nila. So, ayun. Ang gagamitin ko naman dito, gagamitan ko ng blade. Kasi wala pa tayong gamit na pang tune up. Kaka-order ko pa lang sa Shopee. Kaya kapag dumating yon, susunod tune up natin yung Rosy ko. Ayan yung Rosy natin mga idol. TMX-125 mga idol, no? Ayan. So, ang gagamitin lang naman natin dyan ay tatanggalin lang natin tong top cover. Ito. 10mm. Na tools tatlo dito, dalawa doon, tsaka yung flies pang patanggal dito sa may clip. Ayan, tapos ito tatanggalin lang natin dyan, tapos itatap dead natin, tanggalin natin itong mga cover at gamit ang allen wrench. So ito may yung mga gagamitin ko sa pang tune up mga idol, no? Ayan, allen wrench, 10mm na tools yung close, tsaka blade, tsaka flies. Tsaka flies. At tsaka 14mm na socket wrench. Pang-ikot sa may magneto. Ayun. So, bali, sisimula na natin ng mga idol. Ay, tsaka pala mga idol. Papaandarin ko muna. Papakinggan natin yung tunog ng andar nitong 125 na to. Ayun. Dinig niyo mga idol. Malagitik na siya. Ayan. So, unahin natin tanggalin itong top cover. Ayan. Tatlong 10mm na bolt to. Ito yung tatanggalin natin na dalawang bolt dito. Tsaka pati itong kwan na anong pangalit, spark plug cap, tanggalin din natin para hindi sa gabal. So disclaimer lang mga idol, no, hindi po ako eksperto sa ganitong gawain. Experience lang mga idol. Bali, nag-tune up din ako. So bali, alam ko naman, kaya ako na lang gumagawa. So ito, bali, isang beses ko parang nakatunat ng idol. Nilabas to 20 July 2020 ata, nung linabas ng TMX na to. Tapos pinatunat ko ng December 2020, kasi malagitik. Yung kumino naman. Yung nagtunat nito, hindi na ginamitan ng filler gauge. Tinanta niya. Eksperto siguro, eksperto naman yung mekaniko niyan. Kaya sanay na sila eh, mekaniko. Ayan, so bali, tatanggalin ko lang yung top cover mga idol. So, tsaka pala sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel mga idol ay wag mo na kakalimutan pindutin yung subscribe button at mag-like sa mga video natin. At pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong ilalabas na video. Ayan. So, magtatanggalin natin mga idol itong dito. Pasanggalin na natin itong cover. Ayan. Sabali na tanggalan natin ito mga idol. Sunod na tatanggalin natin mga idol ay ito. Itong dalawa. Gamit itong allen wrench.
susunod, gamit tayo ng 14 mm na bolt. Ayan. 14 mm. Itatap dead center natin, mga idol. So sa pagtap dead, mga idol, ay bali dalawa yung makikita mo diyan, F tsaka T. Doon tayo sa may T. Baka malito kayo, mga idol. So papakita ko sa inyo, mga idol. So baka malito kayo, no. Ayan yung unang lumabas na letra, F yan, mga idol. Tignan yung mabuti. Susunod dyan yung T. Ayan, dalawang guhit dyan, mga idol, no. Sunod, yan, F yan, mga idol, F. Yan na yung T, mga idol. Yan, letter T. Yung letter T na yan, tatapat nyo lang dito sa may guhit dyan, mga idol. May guhit naman dito. At saka, kuhan natin kung malaki na yung play niya. Ayan. Malaki na yung clearance niya, mga idol. Pati dito. Ayun. Nauga na siya. So, wala. So, susubukan natin itong blade. Saglit lang, mga idol. Susubukan natin itong blade. Ayan, no. Malaki talaga yung play. Dapat dito medyo kapit siya sa may blade. Ayan. Kitang-kita naman yan sa video. Pati dito. Ayan, no. Hindi kasi makita, eh. Pero malaki na yung uga niya. Oh. Subukan na naman natin itong blade. Dapat to medyo mahigpit. Ayun, no? Hindi siya mahigpit, mga idol. Ayan. Medyo malaki yung clearance niya. Kaya malagipit. So, tutupin natin. Gagamit lang naman tayo ng 10mm na bolt na naman dyan. Yung ginamit natin pang tanggal dito sa tornilyo. So, ang gagawin na natin, mga idol, ay luluwagan na natin tong bolt na to. Ayan, yung dalawang bolt na yan sa may rocker arm. 10mm. Yun. Kapag naluwagan nyo na, mga idol, pihitin nyo to, tong nasa itaas nya. Tsaka natin ikuan ng blade. Saan na yung blade natin?
gamitan natin ng flies mga idol. Sa paggamit dito sa blade mga idol ay mag-ingat kayo kasi nakakasugat to. Ayan no. Hindi naman masyadong mahigpit mga idol, saktuhan lang. Ayan. Nalalaro naman natin yung blade. Saka hindi na ganun kalaki yung clearance niya. Ayan o, konti na lang. So, doon tayo sa may intake. Doon tayo sa intake mga idol. Pagkatapos natin sa exhaust, dito tayo sa intake. Ganong proseso lang mga idol, no? Luwagan nyo, tapos pihitin nyo itong nasa taas nya. So kapag sumasama yung bolt na yon, kapag higpitan nyo tong tornilyo na to mga idol, ay kontrahin nyo lang. Gamitan nyo ng flies para hindi sasama kapag hinigpitan natin. Ayan mga idol, bali tapos na no. Ito yung blade. Teka lang, pakita ko sa inyo. So bali, babalik ko lang yung mga bolt nya dito mga idol no. Tapos yung top cover. So di ko nabibidyohan yan mga idol. Ganong proseso lang naman kung paano nyo tinanggal, ganon nyo rin lang ibabalik. So ayan. Pala baka idol, mga idol, baka makalimutan ko no. So hindi tayo magpapalit ng head gasket. Kasi ito, hindi pa naman masyadong luto yung kanyang gasket, no? Kapag masyadong luto na yan, tsaka pumantay na dito sa sa bakal, ayan. Kailangan nyo nang palitan yun kasi tatagas yung langis. Pero ito, makapal pa. Original pa to ng 125. Original head gasket pa yan. Ayan. Idol. So, ayan na mga idol, nailagay na natin yung top cover niya, tapos yung mga cover dito, ayan. So, hindi ko alam yung mga pangalan na ito eh. Pasensya na kayo mga idol. Tsaka yung clip dito na ibalik ko na rin. So, ang gagawin na lang natin ngayon ay papandarin natin at pagkukumparahin natin yung andar niya kanina at yung ngayon. Before and after mga idol. So, ayan no. Papandarin ka lang mga lods. Ayan.
Relief nyo mga idol, wala na yung lumalagipit sa makina niya. Ayan o. Thread natin. Yon. Patayin na natin mga idol, no? So, ayon. Ayon no mga idol, medyo puminaw na yung andar niya. Hindi katulad kanina na malagitik nung hindi pa natin naitupi. So, ang ginamit lang natin sa pangtupi na filler gauge natin, pero hindi yun filler gauge mga idol, blade yon na ginamit natin. At puminaw naman yung andar niya. So, sa susunod na pag-tune up natin dito sa rosin natin, mga idol, ayan, napakarumi pa. So, ang gagamitin na natin dyan yung in-order ko sa Shopee na pang-tune up talaga. Filler gauge, tapos yung basta may pang-gamit sa pang-tune up eh. At, ayun mga idol. Bago matapos itong video natin, ay shoutout nga po pila. Shoutout kila Roosevelt Comentan, Jason Bumatay, at saka kay It's Richie. Ayan mga idol, shout out sa inyo. Maraming salamat sa inyong solid na suporta sa ating channel. See you next vlog mga idol. Peace out.